medyo alarming nga. Na umaakyat pa si tatay doon sa bako. Delikado po yan. Paano kung magkaroon ng emergency? Nakapadlock. Kailangan pa kayong aginapin? Huwag niyong ipadlock. Buksan nyo nang makadaan po ng malaya katulad niyan. Nakikita sa video, oh. Ito pong naglalagay ng kandado, eh medyo maliwanag ang kanyang pananagot ng kriminal. Hindi po pwede napipigilan ni Lumas. Yan pong kanyang kapwa na gumawa ng isang bagay na hindi naman ipinagbabawal ng batas. Bigyan naman namin sila ng daan pero hindi na sila pwede dito sa amin kasi nga mahirap silang kausap sila eh. Hindi ma'am, pero wala kayong ma'am karapatan. Sabihin natin bakuran yung lugar kasi yan ay lakaran at daanan ng mga tao. Ma'am? Inaano nila kami dito eh, naharas kami nila niyan. Paano nangaharas ma'am? Eh, kayo po yung naglalagay ng bakod. Kung makatingin sa amin, kala mo kung sino sila makatingin. Baka siguro ganyan makatingin kasi grabe din kayo makapagbakod ma'am. Okay, kung meron pagtatalo or kung ano man, dapat pag-usapan ng maayos, hindi dapat idadaan sa ganyan. Kasi posible na mayroon, may madamay pang iba. Ako po'y lumapit sa hashtag ipagbitag mo. Sa kadahilanan po na gusto ko lang pong isumbong o ireklamo itong si Ginoong Manuel Padernos na aking pong kapitbahay dahil po sa pagpadlak niya doon po sa pintuan o aming dinadaanan sa matagal na pong panahon. At ito po'y naganap noong May 15, 2024. So halos apat na o limang araw na po akong tumatalon doon sa sabakod na para lang makaalis at makabalik sa bahay na ganun din akit din ako. So sa part 2, napakahirap at lalo tigit doon sa asawa ko na talagang payat na nga, may sakit, inuubo, hinihika, tapos hindi siya makalabas, parang nasa kulungan. Ang inaalala ko po doon, sir, ay kung paano kung may mga emergency na mangyayari. Supap at nakapadlak, anong mangyayari doon sa asawa ko? Yun sa akin lang po, gusto ko lang pong mabuksan yun at makadaan kami ng maayos. Napanood natin yung video, medyo alarming nga. Na umaakyat pa si tatay doon sa bakod, lalo na't may yero yun, tatay, kapag ikay nadulas doon, nako. Ewan ko lang. Eh, magandang araw po sa iyo, tatay. Oh, bakit naman daw po ipinadlak ito ng ano? Nung iyong kapitbahay, yung daanan ninyo. Sa matagal na panahon po na nandun po kami, talagang yun po talagang daanan. Mm-hmm. Kiniklaim po kasi nila na pag-aari daw po nila yung buong compound. Mm-hmm. Although alam naman naming lahat na pare-pareho lang naman kaming walang karapatan. Mm-hmm. At nakikitirik lang po kami doon sa lupa, hindi naman po sa amin. Mm-hmm. So, ibig sabihin, iisa lang naman ang karapatan namin. Rights lang po ba kayo dyan? Rights lang po. Mm-hmm. Rights po. Lang. Sino pong nauna? Ikaw po ba o sila? Actually, nauna po sila kasi mm-hmm. yung nung buhay pa yung nanay nila, kausap siya nung misis ko nagtayo roon at wala man silang pinag-usapan na upa. Pero nung namatay na po yung matanda, later on, ay naningil na po sila ng upa. Okay. So sa amin, sa siyempre, respeto din, nangupahan yung misis ko. Actually, ilan po ba kayong katao doon sa loob ng compound? Sampung pamilya po. Sampung pamilya. O, ang tanong ko lang, mabilis na, bakit niya pinadlock yung pinto? Pinagmumura niya po ako one time na nag-usap kami ng kaibigan ko mga bandang 10 to 11 o'clock. Nag-uusap kami ng timing. Bigla ho siyang dumating sa bahay namin at pinagmumura ho ako. Bakit umabot sa punto na nagmumura siya, sinasabi, sinisira siya? Bakit umabot sa punto na gano'n? Hindi ko po maanoan, sir. Kasi, siyempre, ang ano kasi niya doon, may mga pasugalan kasi sila doon sa loob. Mm-hmm. Actually, may mga, minsan, nagpagano. Ako lang kasi ang hindi nakikisama sa kanila doon sa mga ganong gawain. Kaya, medyo mainit talaga ang ano niya sa akin lang. Mm-hmm. Sa akin lang. Ito po bang nirereklamo niyo, sir? Kapitbahay niyo lang po ito? O malayong kamag-anak? Kapitbahay niyo lang to. Para lang po, ma-imagine din natin, baka pwede natin makita yung pictures. So, iisang compound lang po kayo dun sa lugar na yon. Tapos parang may gate.
Yung gate na po yun, sino po ang gumawa nun? Actually, sila gumawa nun, pero nung nasira po yun, kasama naman ako sa nag-repair, gumagawa, umayos nun. Ah, so parang compound po talaga ang setup nyo doon. Pero nagkaroon ng padlock dahil nagkaroon kayo ng issue. Oh, actually, yun nga, nag-file kasi kami ng reklamo sa kanila nung nagmumura ako, pinaggano, lahat po ng panlalait, mga kabastusan, pananalita. So, nag-file ako ng demanda sa kanya sa... Sa barangay? So, simula ng padlock na niya? Simula nung nagalit na siya. Okay, sige. Yun po ang dahilan. Okay, kausapin na muna natin ngayon yung inireklamo na si Susana Padermos, nasa linya. Magandang umaga po, Aling Magandang Susana. Magandang umaga din naman po. Opo, ma'am, ang tanong na, diretso, bakit nyo pinadlock yung gate na daanan? Kasi po, yung lupa na tinitirika namin, ang nanay ko ang nag-alaga ng lupa na yung tinitirika namin. Mm-hmm. 50 years na kaming nakatira doon. Iyan, kailan lang yung tumira dito, parang gumulo na yung anong namin dito. Hindi naman nagbabayad yan. Sabi ko ganyan, umuupa lang yan dito, hindi nagbabayad. Okay. Tapos yung bahay nila, nilagyan pa nila ng extension. Okay. Pero nanay, magkaiba yung issue nyo dyan. Wala naman sigurong umaangkin. Sabi nga, kayo yung nangangalaga dyan, wala namang umaangkin sa lupa. Siya ang umaangkin. Ang ano lang nanay, bakit natin pinadlock? Kasi delikado po yan, ha? Bakit nyo pinadlock? Paano kung may emergency? Paano makakalabas dyan? Eh kasi sila, hindi sila marunong makisama. Lahat ng kapitbahay dito galit sa kanya. Okay. Hindi nanay, siguro buksan niyo po yung gate na yan para makalabas po ng malaya yung mga tao dyan sa loob dahil delikado po yan. Paano kung magkaroon ng emergency? Nakapadlock? Kailangan pa kayong aginapin? Sige po, nakakalabas po yung mga tao dito. Sila lang ang hindi. O bakit sila hindi marunong makisama? Yun na nga po nanay, ang tanong dyan. Bakit hindi niyo pinapalabas? Delikado yan. Huwag niyong ipadlock. Buksan niyo nang makadaan po ng malaya katulad niyan. Nakikita sa video, Kailangan pong ipadlock. Paano kung nagkaroon ng emergency? Hagilapin pa kayo para buksan yung gate na yan? Bantay sarado mo, huwag na tao pa. Hindi kami dito. At saka yan lalaki na yan, bago lang yung nakatira dito, yung babae lang ang kausap namin dito, hindi siya kasali dyan. Nanay, relax. Hindi yan yung katwiran. Mali ang katwiran natin. Ang punto natin, nanay, yung gate na yan, daanan na yan ng mga tao sa loob ng compound. Hindi dapat pinapadlock yan. Kung may issue kayo nito, si tatay, kung ano man po yung issue ninyo, dalhin nyo sa tamang forum. Pag-usapan. Pero itong gate na to, nanay, maling-mali na ipapadlock natin. Dahil delikado po yan sa mga dadaan dyan. Magkaroon ng emergency, hindi man natin pinapanalangin na po. No? Sana wag naman. Eh, paano po kung may mangyari? Kung magkasunog dyan o kung ano man. So, paano po yan lalabas? Katulad yan, umaakyat pa. Umaakyat pa sa pader para makalabas. Kasalanan nila yan eh. Kasi hindi na nga sila naupa. Nanay, no? Ma'am. Si Carl Tulfo po ito, ma'am, no? Sa ipabitag mo. Ma'am, yung problema kasi ma'am dito is naglalagay kayo ng bakura. Naintindihan ko na meron kayong away or whatsoever. Pero ma'am, kailangan nyo din intindihin. Paano kung nagkaroon ng sunog given na magkakadikit din yung mga bahay dyan at sila sir ay maipit, hindi makalabas at sabihin na natin sa hindi natin aasahan ay may mangyari sa kanila na hindi maganda. Aakuin nyo ba yung responsibilidad na posible kayo yung naging dahilan kung bakit umabot sa ganun na punto na naipit at hindi nakalabas ang mga tao nang nagkaroon ng sunog or kung ano man na gawa ng sinasabi natin Mother Nature? Ma'am? Bigyan naman namin sila ng daan pero hindi na sila pwede dito sa amin kasi nga mahirap silang kausap sila eh. Ayaw nilang Hindi ma'am, pero wala kayong ma'am karapatan. Sabihin natin, bakuran yung lugar kasi yan ay lakaran at daanan ng mga tao. Ma'am, mahirap naman kung ganyan klase yung gawain, no ma'am? Ma'am? Inaano nila kami dito eh. Naharas kami nila niyan. Paano nangaharas ma'am? Kayo po yung naglalagay ng bakod. Di ba kayo yung nangaharas? Ito, amin tong bakura na to. Ngayon, ang mga tao niyang kasama, sa member niya, meron siyang member diyan na parit-parit po dito. Kung makating sa amin, kala mo kung sino sila makatingin. Okay, ma'am, pero tingin-tingin lang naman yan eh. Wala naman na anything kasi baka siguro ganyan makatingin kasi grabe din kayo makapagbakod, ma'am. Hindi kaya. Parit-parit po sila dito. Hindi kami sinalang-alang. Matatanda na kami dito.
Oy, ma'am, may matanda na din kayo at matanda na din itong si Sir na lumapit sa amin. Pare-parehas lang kayo matatanda. Ma'am, kung meron kayong tao na naninirahan sa lugar, eh dapat may respeto din. Okay, kung meron pagtatalo or kung ano man, dapat pag-usapan ng maayos, hindi dapat idadaan sa ganyan. Kasi posible na mayroon, may madamay pang iba. Okay, ma'am? Hindi naman sila marunong makiusap. Ah, ganito na lang, ma'am, no? So, kung ayaw niyo makinig, kakausapin namin ng abogado kung ano ang kanyang anggulo pagdating sa ganitong issue. Makinig ka na lang dyan, ma'am, muna, okay? Sige po. Okay, magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas Mauricio on the line, Bitag Resident Lawyer. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ginoong Carlton po. Magandang umaga sa mga kampanya ng Pilipinong nasa ipapitag mo. Medyo masalimuot po yung issue, Ginoong Carlton. Masalimuot in the sense that ito pong naglalagay ng kandado, eh medyo maliwanag ang kanyang pananagutang kriminal, Ginoong Carlton po, mga kababayan. Bakit po may pananagutang kriminal? Kahit po naniniwala siya na may karapatan siya dyan sa lupa, ipagbawal ang iba sa pagpasok, alam po ninyo, ang binabanggit po ng batas, hindi po pwede napipigilan ni luman yan pong kanyang kapwa na gumawa ng isang bagay na hindi naman ipinagbabawal ng batas. Eh dito po sa kasong pinakikinggan natin at ibinulog sa ipabitag mo, Ginoong Carlton po, maliwanag naman, walang karapatan itong mga nagsasabing sila ang may-ari dyan o si, yung si misis na matanda na raw na maglagay ng kandado. Ang tawag po dyan na paglalagay ng kandado, Ginoong Carl, grave coercion ne parusang pagkakabilanggo. Yung po ang masakit kay misis, Ginoong Carl. Okay. Attorney, sa side naman din ni ma'am, may sinasabi siya na itong lumapit sa amin ay hindi daw nagbabayad ng sinasabing upa. Ano naman, attorney, yung masasabi niyo siguro for both sides? Anong magandang gawin nila para siguro ma-end na yung sinasabing issue na ito? Pinakamaganda po yung binabanggit niyo, Ginoong Carl, mag-usap na lang ng mahusay. Kasi yung ganitong suli na rin ng magkakapit bahay, kailangan lutasin gaya po ng inyong ipinapayo sa kanila dahil magkakatabi po sila dyan eh. So ang atin pong pakikiusap sa kanila, mag-usap na lang. Particular dito po sa sinasabing nangungupahan na hindi na nagbabayad. Sa totoo lang po, eh kahit po sinasabing nakatanggap sila ng impormasyon na hindi itong nagpadlock ng gate ang may-ari, netungkulin pa rin sila na magpatuloy na magbayad kasi sila yung kumontrata na mangungupaan. May tungkulin din po sila na magpatuloy ng pagbabayad. Kaya po ito, pag nakarating po sa hukuman, titimbang-timbangin ang husgado, makikitang pare-pareho pong merong diferensya ang mga posisyon. Kaya makakabuti po, mag-usap po sila, Ginoong Carlton po, sundin po ang inyong payo dahil yun na po ang pinakamaganda para sa kanila. Okay. Okay. Maraming salamat po, Attorney Batas, at magandang hapon na po sa inyo. Magandang hapon po, Ginoong Carlton po. Salamat po sa sambayan ng Pilipino. Nasa ipagbitag mo. Okay. Ma'am, nandyan pa kayo, Nay? Opo, dito pa po ako. Ma'am, ganito, no? So, nag-usap ni si attorney. Sinabi niya na sana naman natanggalin niyo na yung mismong bakod dyan dahil merong parusang kriminal. Padlocks. Grave coercion daw. Kasi posible makaabala sa ibang tao at magkaroon ng aberya dyan sa lugar at magkaroon ng kahirapan sa paglabas. Okay, ma'am? So, ganito na lang siguro, mag-usap na lang kayong dalawa kung ano man yung problema tungkol dun sa upa. Meron naman din na karapatan at dapat din magbayad itong kabilang panig natin. Okay, ma'am? Sabi kasi niya, meron na daw po bang may-ari dito. Hindi, ma'am. Kakausapin namin, ma'am, para mas maging klaro yung maging usapan ngayong araw. Okay, ma'am? Opo. Sige, ma'am. Okay. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Ipabatid sa inyo
akin pong pasasalamat sa inyo at lalatigit kay Sir Bin, ganun din kay Sir Carl, kay Ma'am Kate at kay Ma'am Tunit, at sa lahat po ng staff ng hashtag Ipagbitag Mo. Maraming pong salamat sa pagtulong po ninyo. Okay na po ang problema namin at nabuksan na po yung gate namin at nagkasundo na po kami. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang hashtag Ipagbitag Mo.